Hi everyone! Welcome back to my channel again. Ilang araw na lang Pasko na. Pero kahit tayo ay busy para mamili sa ating paghahanda ngayong Kapaskuhan, lagi pa rin nating dapat isaisip na mag-ingat tayo dahil meron pa rin pandemya. So huwag nating kalimutang sundin yung mga health protocols para maayos nating ma-celebrate ang Pasko sa panahon ng pandemya. Dito sa video na ito, isang kwentong good vibes ang nasa video ko ngayon. Kwento ito ng isang parole maker na maagang nakatanggap ng pamaskong regalo. Pero bago natin pag-usapan yan sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell. And then pagka-hit nyo sa notification bell, paki-hit na rin yung all para every time may mga bagong videos ako na ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. Kamakailan lang ay nag-viral yung pinost ni Maximino Simon, isa siyang parol maker or tagagawa ng mga parol. Ang kanyang stall ay nasa Central Market ng Santa Cruz, Manila. Nag-viral yung post ni Maximino Simon na umiiyak siya dahil yung umorder sa kanya ng parol na 700 pieces ay naunsyame. Kumbaga, hindi itinuloy nung buyer na kunin lahat ng mga inorder niya na 700 na parol worth 51,000 pesos. Ayon kay Mang Maximino, nagkaroon ng problema yung buyer at nadama yung parol niya. Sa post kasi ni Mang Maximino ay umiiyak siya at sinasabi niya na hindi niya na alam paano niya mababayaran yung mga utang niya. Natural, nung ginawa niya yung mga parol, siguro inutang niya yung mga materyales. At hindi ito konti lang na parol, 700 na parol yung kanyang ginawa. Dahil sabi nga ni Mang Maximino, isa itong kontrata na binigay sa kanya ng buyer. Yung nangontrata po nun ng parol, isang tao lang po yon. Sila, nagkaroon ng problema, nadami lang po yung parol ko. Na dapat ay nakuha na. Itong negosyong paggagawa ng mga parol ni Mang Maximino ay nagsimula daw siya noong 1993 pa. At ayon nga sa kanya, during the months of November and December, maganda talagang kinikita niya, except this year dahil sa pandemya. Kwento nga niya sa isang interview na last year ay kumita siya ng 150,000 pesos. Tatlong buwan daw yun nung kinita niya yung 150,000. At dahil nga doon sa kita niya ay nakapagpatayo siya ng bahay niya sa Tarlac. Pero dahil may pandemya ngayong taon, talagang humina yung negosyo ni Mang Maximino. Ayon sa kanya, 85,000 pesos yung utang niya. At meron daw silang mag-asawa na ipon na 35,000 pesos. Tapos, itong mabebentang 700 na parol na worth 51,000 pesos ay idadagdag niya para mabayaran niya yung utang niya na 85,000 pesos. Ang kaso nga lang, hindi nga kinuha nung umorder sa kanya ng 700 pieces yung mga parol. At aside pa daw dito sa 85,000 pesos niya na utang, may utang pa siya sa renta ng kanyang stall at sa kuryente. So nung hindi na kinuha yung mga parol na inorder sa kanya na 700 pieces, ay parang gumuho yung mundo ni Mang Maximino. At kwento nga niya na pumasok na sa isip niya, nakitili niya yung sarili niyang buhay. Dahil hindi nga niya na maisip kung saan siya kukuha ng pambayad dito sa mga utang niya. At dahil dun sa post ni Mang Maximino, nag-viral ito at maraming netizens ang naantig ang mga puso. At nakarating nga ito kay Mayor Isko Moreno. At dahil naawa si Yorme sa kanya, ay binili ni Yorme itong 700 pieces na parol. Pero personal money ni Yorme ang ginamit niya, hindi yung pera ng Manila. Nakakabilib din itong ginawa ni Yorme, ang bilis niyang tinugunan yung pangangailangan ni Mang Maximino. Although hindi naman talaga natin alam kung ano ang dahilan ng buyer kung bakit hindi niya itinuloy na kunin yung inorder niyang 700 na parol. Pero kahit saan pa natin tingnan, mali talaga yung ginawa niya. Kumbaga, pinaasa niya si Mang Maximino na kukunin niya at babayaran niya yung 700 na parol. Sana inisip lang din niya na kung nagka-problema siya, dapat isipin din niya na may commitment siya kay Mang Maximino.
At dapat inisiplin niya na yung mga materyales na ginamit ni Mang Maximino sa paggawa ng 700 na parol, doon pa lang ay malaking lugi na ni Mang Maximino kung hindi niya kukunin yung kanyang mga in-order. Hindi lang din natin alam kung ito ay isang scam. Kasi usong-uso rin yung mga scam ngayon. Nung isang araw lang din, may isang netizen ang nagulat dahil 16 na food deliveries ang dumating sa bahay niya na hindi naman siya umorder ng kahit na isa. Grabe yung mga tao na gumagawa ng mga ganitong kalokohan. Meron na ngang pandemya, nakakaisip pa sila na manloko ng mga tao. At sa tulad ni Mang Maximino, mabuti na lang at naaksyonan agad ni Yorme. Dahil kung hindi, baka nga magpakamatay itong si Mang Maximino. Dahil yun ngang madalas to niyang sinasabi na bukas daw ay RIP na siya o rest in peace. Yun ang lagi niyang sinasabi sa asawa niya. Siguro ay dahil hindi niya nakayang isipin kung saan pa siya kukuha ng pambayad dun sa mga utang niya. Napakalaking halaga rin yung utang niya na 85,000 pesos. Mabuti na lang talaga may isang Yorme ang Manila na handang tumulong sa mga katulad ni Mang Maximino. At laking pasalamat ni Mang Maximino nung malaman niya na kukunin lahat yung 700 na parol ni Yorme Isko. Maraming salamat. Talaga. Apat na oras na akong... Hindi ko na alam saan nakukuha ng mangungutang. Wala na magpapautang ngayon eh. Maraming salamat talaga. Kinuha niyo po yung parol ko. Ay, paano? Hindi na ako maghahilap. Inubos namin lahat yung natira niya. 1,000 piraso. Yes. Sa sarili ko. Yes. Nakakaawa naman yung sitwasyon. Ayun ang ginawa ng inyong lungsod. At bilang ama ng tahanan, alam natin na gagawin lahat ng isang ama para masuportahan ang kanyang pamilya. At katulad ka ni Mang Maximino na ikwento niya sa isang interview na mahal niya yung pamilya niya. Mahina man yung kanyang negosyo, ang importante para kay Mang Maximino ay buo yung pamilya niya. Kahit siguro maliit yung kita o kahit wala na siyang kita, ang importante magkakasama-sama sila buong pamilya ngayong Pasko. Kaso nga dumating nga itong hindi niya inaasahang pangyayari na kung saan ay talagang lalo siyang mababaon sana sa utang. So panoorin natin itong interview ni Mang Maximino. Sir, kamusta po kaya ang magiging Pasko niyo po ngayon? Lalo na po next week na po yung darating na mag-subay. Ano pong iniisip niyo pong magiging handa? Ang sa akin, masaya na ako kasi dumating na yung bungso ko. Kahit wala na kaming handa. Masaya na ako kasi kanila lang dumating yan. Alos siyam na po siya sa probinsya. Kasi hindi nga namin makuha. Ano siya, lockdown, di ba? Wala namang kaminsak yun na kukunin siya. Nakiride lang siya kanina nung pumunta dito. So, sa ipag, kasi susundo nila yung pamangin ko na nandiyan sa Makati. Uwi ng Tarlac, isinabay na lang. Ano lang, yung kinuha nila. Hindi lang, okay na sa akin. Meron nung ano yun, may pagkain na konti. Basta kasama kumpleto ka. Yun. Sir, gano'n po ba ka-importante sa inyo ang pamilya? Sobra. Mahal, mahal ko mga yun. So, bali nga yung Pasko po. More than sa kabila ng lahat, basta ang importante po, kompleto po kayo at magkasama po kayo ngayong Noche Buena. Opo, yun po. Kompleto kami ngayon. Masaya ako eh. Sabi ko, kahit hindi rin ako ngayon parol na yun. Masaya pa rin ako, basta kompleto lang kami. Bonus pa nga sir, kasi nakuha na din yung parol. So wala na po kayong iisipin. Ano po yung gusto niyo pong mensahe sa ating mga kapwa-batang Maynila po na nawawalan po ng pag-asa o dumadaan sa mga pagsubok po ngayong darating na Kapasko? Basta gumawala kayo ng mabuti sa mga ano dyan. Kung na kayo gumawa ng masama. Nakakagaan ang loob makapanood ng mga ganitong klaseng kwento, lalo na ngayong Pasko, na merong isang tao na maagang nagkaroon ng napakagandang aginaldo ngayong Pasko. At saludo ako kay Yorme Isko Moreno. Talagang pinanindigan niya yung hashtag ng Manila na kapit lang.
Hindi malayong makakaisip si Mang Maximino, nakitili niya yung sarili niyang buhay. Lalo pat may pandemya. Grabe ang idinulot din itong pandemya talaga sa mga tao. Hindi lang problema sa financial, kung hindi pati problema mentally and emotionally. Ngayon sa katulad ni Mang Maximino, na may pamilya at biglang magkaroon ng ganito kabigat na problema, talagang hindi malayo na maisip niya, nawakasan niya yung buhay niya. Kumbaga kasi parang patong-patong na yung problema niya. Mahina yung negosyo niya, tapos hindi pa kinuha yung napakalaking order sa kanya, yung utang niya, yung mga bayad niya sa mga trabahante niya na gumawa ng mga parol, yung utang niya sa stall niya, yung utang niya sa kuryente niya, yung ipapakain niya sa pamilya niya. Kumbaga parang ito yung mga panahon na kung saan ay sobrang down na ni Mang Maximino. Kaya napakaganda ng timing ni Yorme Isko. At dahil sa kanyang ginawa, ay mapapasaya niya ulit ang Pasko ni Mang Maximino at ng kanyang pamilya. Alam ko na maraming tao rin ang may iba't ibang pinagdaraanan ngayong may pandemya. So sana lagi lang natin isipin yung hashtag ng Manila na hashtag kapit lang. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Hanggat may buhay, sabi nga nila, ay may pag-asa. At sana itong mga tao na gumagawa ng mga kalokohan, katulad nitong mga scam na nangyayari ngayon, sana maisip nila na may araw din sila. Pagbabayaran din nila itong mga kalokohan na ginagawa nila sa kanilang mga kapwa-tao. Ang mga parol agad ipinamahagi sa kalapit na barangay ni Lakay. Dati ho, konti lang, sa isa lang. Ngayon maganda, lalong gumanda. Si Mayor Isko, paiimbestigahan daw ang nangyari. Aalamin daw kung sino ang nangontrata at tiyak daw na pananagutin. Gaya ng liwanag ng parol, may hatid din itong bagong pag-asa kay Lakay. Okay, mawala ng pag-asa, gawa ka lang na mabuti. May blessing na kapalit. So that's it for now mga kaibigan. Isang magandang Christmas story itong nangyari kay Mang Maximino at sa kanyang pamilya. And again, maraming salamat Yorme Isko Moreno at saludo ako sa ginawa ninyo. Salamat sa panonood mga kaibigan. Ingat kayo lagi. Let us all be responsible para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Take care and God bless.